Welcome back again sa ating YouTube channel. So in today's video, maglilinis po tayo ng bahay kasi bukas may house inspection po kami. And every 3 months, ginaganap po yung ganong mga bagay-bagay. Kasi isa po yan sa mga rules pag nag-rent kayo dito ng bahay sa Australia. Anyway, sa mga Darwinian dyan, mga nakatira sa Darwin, kung gusto nyo po makakuha ng bag, damit, or mga ano pa man, may mga pagkain din kami na ipamimigay na din na namin kailangan, is pamimigay na po namin. Just add me on my Facebook or add me on my Instagram para makapag-message po tayo sa isa't isa. Anyways, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa aming YouTube channel. And huwag po sana kayo magsawa na i-follow at subaybayan ang aming mga videos. Kung hindi man or wala man pong mag-message sa akin sa Instagram or sa Facebook, bukas po pupunta po ako sa labas at ilalagay ko po lahat sa harapan at ibebenta natin yung mga items. Bawat items ay $1 at lahat ng ating mga ma-earn is ipa-price ko po sa bunutan this weekend. So what do you think, guys? If you like the idea, please leave a like and yeah, let's start the cleaning. Pumunta po kami kanina sa shop Bunnings at binili po naman ito. Ito is good for outside at ito naman yung sa loob. Bumili na rin ako ng basket. Ito, para sa anak ni Troy kasi mabaho kasi yung mga damit nila at ayaw ko ihalo yung mga damit ko. At ito na rin, pampunas kasi lahat ng mga pampunas namin, hindi ko alam kung saan nilagay ng mga bata. Kaya bumili na rin po ako. Yan po ang kwarto ng anak ng aking asawa. Grabe, inuubo ako kasi baho. Baho. Next natin na lilinisan is ang massage room ko po. So yan, lahat po yan ng mga damit na sobra hindi na makasya dun sa isa kong kwarto. So dito tayo maglilinis ngayon. Yan. Hindi to masyadong makalat kasi lagi ko naman, araw-araw ko naman to nililinisan.
Yung mga damit lang. You can see guys, ewan ko kung saan ko to ilalagay itong mga damit na to. Kasi halos wala na akong mapaglagyan. Tingnan nyo naman. Wala na, di ko na alam saan to ilalagay. Dami pa naman, itutupi ko na lang siguro to, tapos yung mga gamit ko dito ko na lang i-hanger. O, diba? Ipapakita ko sa inyo mamaya yung isang room ko na puno ng damit. Anyways, let's start the cleaning, guys. Tapos bukas is focus po ako sa labas. At ito na lang ang kailangan ko hanapan ng place. Kasi ipapakita ko sa inyo ano yung sinasabi kong wala ng space para sa asawa ko. Kasi tingnan nyo naman. Oops. Tingnan nyo naman. Mula sa baba hanggang pataas. Puno na po yan, guys. Hanggang doon pa po. Yan. Tingnan nyo naman yung height ko. Oh, same na ng height ko. Wala na po. Tapos yung iba, andun na nga, oh. So, hindi na ako, guys. Hindi na ako pwede mag-ukay-ukay. Pwede na. Mag-ukay-ukay lang ako pag napadala ko na yung tatlong boxes. So, start na naman po tayo dito, guys, sa ating kwarto. Ko pa po natapos yung area namin. Meron pa dyan na kailangan tapusin. At konti na lang din naman yan dito. Kailangan ko lang mag-ayos kasi kukunin ako ng asawa ko. Kasi bibili po kami ng panibagong computer ko para doon na po ako mag-edit at madali na rin po. Kasi yung old na laptop ko, pinahiram niya sa anak niya. So ngayon, itsura ko. Ngayon, nasira. Kasi nga, dinala ng bata sa school. Tapos naglaruan. Yun na. Wala, nawasak. Oh my gosh. Kailangan ko na magmadali, guys. Kailangan ko tong dalhin. Kasi bibili na rin kami ng... Ano man to? Bibili na rin kami ng dinner. So, bukas, ipapakita ko po sa inyo yung final looks ng bahay. Kasi, today, maulan kasi... Dito na lang muna ako naglinis sa loob ng bahay at bukas, sana hindi uulan, doon po ako magpo-focus na sa labas na sugatan patuloy ako. So anyways guys, thank you so much for watching and I'm going to show you my new laptop in my next video. Thank you so much for watching. Akala ko talaga dati nung papunta na ako dito sa Australia kasi akala ko pag Australia talagang malamig yung klima. Pagpunta ko dito sa Darwin, parang yung klima niya is parang disyerto. Napakainit. At wala talagang yung parang malaking buildings, wala talaga. Kahit nga mall nila, maliit lang din yung mall nila kung i-compare mo sa Manila Mall. Hello, my bumiholo. Kawawa man tong aso ko, oy. Ay, lubong. Guys, ready na po ba kayo sa ating pabunot ngayong weekend?
Kala ko nandito na asawa ko. Guys, pumasok po ako. Naririnig niyo po yung lalaking. Naririnig niyo po yung lalaking umuungol. Alam niyo po, dito talaga sa area namin, di ba lagi kong sinasabi sa inyo na grabe ang krimen na nangyayari dito. Nung last time nga, pumunta kami sa Catherine. Andan siya. Sigaw siya. Pumunta kami sa Catherine na city or area lang din dito sa Northern Territory. Pagbalik namin, narinig na namin yung balita na yan o, yung saan yung next ng bahay nito. Saan ba to ha? Next ng bahay dyan, eto dito. Na ano, nasira yung fence nila, yung gate nila kasi may nagnakaw ng sasakyan. Tapos, hindi sasakyan nila ha, yung ibang klaseng sasakyan. So, naghabulan yung pulis, tsaka yung sasakyan na ninakaw. Tapos, yun, nabangga dun sa ano nila, sa fence nila. Tapos, nung inano na namin, nakita kasi namin yung may-ari ng bahay, matanda na. Tapos, bakit ba ako tapos ng tapos? Tapos, matagal pa matapos, matapos, ang pag-uusap ko, tapos. Anyways, yun na nga. At tinanong namin yung may-ari ng bahay na nasiraan. So, kailangan ba nila ng tulong? Or kailangan niya ba ng tulong? Kasi siya lang talaga is mag-isa nag-aayos ng ano nila, ng fence nila. Tapos sabi niya, okay lang. Kaya ko lang to mag-isa. Kaya grabe talaga dito sa area namin. Napaka-solid sa mga krimen. Sana ba kasi yung asawa ko? Sobrang tagal. Sabi niya, malapit na siya. Pilipino time din tong isang to. Dito na ang asawa ko, guys. I'm so excited. Hello. Hi. How are you? Not Italian in paradise. See you later, guys. Not do a video inside because there's a music, so we don't want to have a copyright. Probably, guys, I have it, and Troy, we're gonna process it or set this up when we get home. Yeah, you're gonna set it up. I'm so bad in setting up computer. You know what I'm like. If I get new internet or new computers or new phones, they drive me just mental. Just wait. They drive me mental. Well, we both have a short patience of everything. Every time I pick up a new internet, I know when I get home, I'm going to be so angry because it just doesn't work. One time, we bought a brand new printer, and this one cannot don't know how to process it. Then he just want to destroy the brand new printer. Get rid of it. Pero ngayon ibibi ano lang din. How many times did we manage to use it? What? Once. Printer. Yeah. Not much. Once. Nagamit lang namin yung printer ng isa. Tapos ngayon di namin nagagamit kasi mas mahal yung ink dito kaysa sa printer. So ang gusto na tong isa, it's better to buy a brand new printer kasi meron ng ink kaysa sa bibili ng ink, mahal daw. Anyways, guys, see you when we get home. Mag-order lang sila ng what is this, Gets? McDonald's. Yan yung
Look at your face. It's not funny at all. Magma-McDonald sila, guys. Tapos ako naman is, ako yung kakain ng leftover food na curry rice. Tingnan niyo yung ngipin ko, nag-yellow siya dahil sa Sprite. Sa mamaya is, maglalagay na naman ako ng whitening strip. At mag-stop na ako mag-drink ng ano, royal na drinks. Cash, please. Yes, thanks. You've got to change. What's wrong with that? Thank you. Nahihiya siya mag-video pag may tumitingin. How is this funny to you? It's annoying to me. Because your facial reaction. You look grumpy. I am grumpy. Are you? Yes, I want to go home. I'm done driving. Then go crawl. Leave the car here. Tap. Don't drop your computer. Oh my damn. Oh, you're pretty crazy. Suffer. Suffer for my art. Hey, give me one of the drinks then. Give me a big one in there. Okay. Alam niyo guys, tingnan niyo itong dalawa. They have their drinks and I don't. They eat McDonald's and I eat leftover. I offered you and you didn't want me. Papag-guilty natin siya, guys. Tapos yung ipapakain, they're going to give me the leftover food. Yes. You're not having any more chips. I will. I'm gonna eat your chips. I look so happy. Where's your chips? Oh, you secure your food. Okay. Okay. He don't want me to eat his food. I'll sell you some chips. Yeah. I'll sell you 2 chips for $4. They're worse than McDonald's. Hindi naman ako mahilig kumain ng chips kasi parang plain lang man. Yeah, next week, guys.